ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang buhay, mga minamahal kong kapanalig. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 11. Dinagsa si Jesus ang napakaraming taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakatayo naman siya sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Nakita niya noon ang dalawang bangka sa baybay. Kaya sumakay siya sa isa rito na pag-aari ni Simon at hiniling dito na lumayo ng kaunti mula sa dalampasigan. Umupo siya at mula sa bangkay sinimulang turuan ng maraming tao. Matapos siyang magsalita, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot ka at ihulog ninyo ang inyong mga lambat para humuli." "Guro, buong magdamag kaming nagpagod at wala kaming nakuha, pero dahil sinabi mo, ihulog ko ang mga lambat." At nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka para lumapit at tulungan sila. Pinuno nila ang dalawang bangka hanggang halos lumubog ang mga iyon. Nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao ang huhulihin." Kaya't nang madala na nila ang mga bangka sa lupa, iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Magandang araw mga kapanalig, ako po si Brother Vince Aureliano ng Society of St. Paul. Ang pagninilay na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mula sa panulat ni Cleric Brian Jose Maria Kabatingan ng Society of St. Paul. Sa pagnanais na makaiwas sa dagsa ng mga tao, umakyat si Jesus sa bangka ni Pedro. Mula sa bangka, nangaral si Jesus sa mga tao at pagkatapos, inutusan niya si Pedro na ihulog ang kanyang lambat upang makahuli ng mga isda. Sa sagot ni Pedro, mababanaaga natin na bihasa siya sa timpla ng dagat at nakapagtatakang isang karpentero ang nag-utos sa kanya. Pero dahil sa tiwala niya sa kanyang guro, inihulog niya ang kanyang lambat at nagulat siya sa dami ng kanyang nahuling isda. Napasambit siya sa kanyang pagkamangha. "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Mga kapanalig, nakatataba ng puso kong ating mapagtatanto kung paanong sumasakay ang Diyos sa bangka ng ating mga buhay. Pero sa mga panahong tinuturuan niya tayo kung paanong mas maging mabunga ang ating paglalayag, malimit na magdahilan tayo batay sa ating mga karanasan at sa karanasan ng iba. Natatakot tayo sa kung anumang lingid sa ating kaalaman. Pero sa oras na ipagkatiwala natin kay Jesus ang ating pamamalakaya sa buhay, matatanto at mararanasan natin ang mga kamangha-manghang mga hangarin niya para sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, matutunawa kong ipagkatiwala sa iyo ang aking buhay ng may lubos na pananampalataya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang maging mukha nawa tayo ng Panginoong Jesus sa kapwang naghihirap at nawawalan na ng pag-asa. Handa ka bang tumugon sa panawagang ito? Ang mabuting balita para sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Pauline's Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? He
Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. So the world may be one. We are the church and we are young. That's why within we know.